Napakaswerte ko talaga. Dalawa ang magiging panganay ko. Dahil dalawa ang magmamana ng itsura ko. Madadagdagan pa ng dalawang gwapo sa mundo. Ha, tatlo na kami. At kapag naging totoo ang pangako sa akin ni Madam, na limpak-limpak na salapi, sigurado na ang kinabukasan ko. Magre-relax na lang ako kasama ang first at second lady ko. Pero ayos lang naman kung magkakaroon ako ng third, fourth, fifth, hanggat kaya. Oh, Mami Girl, uwi na tayo. Sigurado akong tatambakan tayo ng trabaho bukas ni Madam. Gusto ko namang pahinga. Kung gusto mo, mauna ka na. Huwag naman ganyan. Ano, lakad ka ng lakad eh. Makakasamayan kay Mariano Jr. ko. Hindi na, sama mo na ako. Uwi na tayo. Ana, kumusta na ang pekeng presidente? Ano ang nangyari sa'yo, Mariano, at bigla ka na lamang bumaliktad ng isang iglap? Tinatanong pa ba yan? Eh, ikaw nga dyan, pinaiikot mo lang ako eh. Sigurado namang papatayin mo rin ako kapag nanalo ka. Mabuti nga si Madam eh. Malinaw ang mga plano sa akin at sa aking magiging pamilya. Talagang mahina ang kukote mo, Mariano. So sa palagay mo, nakakita ka ng anghel kay Lily? Walang anghel na nakatira sa impyernong ito. Si Lily ang ina ng mga demonyo. May mas mapapala naman ako sa kanya kaysa sa'yo. Alam mo, hindi na pwedeng ganon dahil may binubuo na akong malaking pamilya. Tingnan natin, Mariano, kung may mabubuo ka pang pamilya sa pagbaliktad mo sa akin. Tinatakot mo ako? Hanggat ako ang kilalang presidente, hindi mo ako pwedeng magalaw. Malapit nang matapos ang pagkapekeng presidente mo. At hindi ako marunong manakot, Mariano. Saan kayo pupunta? Kailangan ko lang umalis. Padaanin mo ako! Ma'am, bilhin po ni Sir Mariano. Bawal kayong umalis dito. Kanino ka makikinig, ha? Sa akin o dun sa manyakis na yon? Baka nakakalimutan mo, ha? Kakampi ko si Renato. At si Renato nagpasok sa amo mong si Mariano. Pero ma'am, iba si Sir Mariano. Kaya dun ako sa malaking magbigay. Iwanag! Ano ba? Pakinggan siya na po, ma'am! Iwanag! Buksan mo ito!